Ikatatlumpu ng Agosto, Biyernes, ng 21st linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tinutukoy ng kwentong ito ang mangyayari sa kaharian ng langit. 10 abay na dalaga ang lumabas na may dalang lampara para sumalubong sa nobyo. Hangal ang 5 sa kanila at matalino naman ang 5 pa. Dinala ng mga hangal na abay ang kanilang mga lampara nang walang reserbang langis. Ngunit dinala naman ng matatalino ang kanilang mga lampara na may reserbang langis. Natagalan ang nobyo kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na, may tumawag, 'Dumating na ang nobyo, lumabas kayo at salubungin siya.' Nagising silang lahat noon at inihanda ang kanilang mga lampara. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, 'Bigyan naman ninyo kami ng inyong langis dahil mahina na ang ningas ng aming mga lampara.' Sumagot ang matatalino, 'Baka kulangin ang langis para sa amin at para sa inyo. Mabuti pang pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili para sa inyo.' Nakaalis na sila para bumili nang dumating ang nobyo. Ang mga handa na ay sumama sa nobyo sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos ay saka dumating ang iba pang mga dalaga at tumawag, 'Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami.' Ngunit sumagot siya, 'Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kaya magbantay kayo. Sa artikulo niyang Appearances Can Be Deceiving, isiniwalat ni J. Jeffrey Smith ang kwento tungkol sa isang matandang katutubong Amerikano na isinama ng mga tauhan sa isang pelikulang Hollywood sa desierto. Isang araw, lumapit ang matanda sa direktor ng pelikula at sinabi, "Bukas uulan." At kinabukasan ngay, umulan. Makaraan ang isang linggo, muling lumapit ang matanda at sinabing, "Babagyo naman kinabukasan." At hindi nga siya nagkamali dahil kinabukas ay bumagyo. Sabi ng direktor sa kanyang assistant, "Kunin mo siya at pahulaan mo sa kanya kung ano ang magiging panahon." Makaraan ang maraming mga tamang hula, bigla na lamang nawala ang matanda. Noon na may kinailangan siya ng direktor dahil may malaking eksena siyang kukunan. Nang makita ang matanda, kinausap ito ng direktor, "Bukas, kukunin ko ang isang malaking eksena. Ano ang magiging panahon?" Tumingin lamang ang matanda at saka nagsalita, "Malay ko, nasira na ang radyo ko." Wala namang malaking lihim para makapasok sa paghahari ng Panginoon. Kailangan lamang na maging handa. Sa Ebanghelyo ngayon, kung naging handa lamang at matalino ang 5 hangal na dalaga, hindi sana sila maiiwan sa labas ng pintuan nang dumating ang nobyo. Subalit, dahil abala sila sa maraming mga bagay, nalimutan nila kung ano ang mahalaga. Ito lang ang mahalaga, ang gawin ang kalooban ng Ama sa langit. Pagsasagawa, iniingatan niya ang buhay ng mga tapat sa Kanya. Inilaan na ba natin ang ating buhay sa Panginoon?